Kasado na ang gagawing clinical trial ng DOST para malaman kung epektibo ba talaga ang anti-parasitic drug na ivermectin laban sa COVID-19. Para sa detalye, magbabalita live si Greg Gregorio. Greg, kailan sisimulan ang clinical trial at gaano katagal bago tayo makakuha ng resulta? Cheryl, ayon kay DOST-PCHR, the Executive Director Jaime Montoya, nakatakdang masimulan itong clinical trials para sa paggamit ng ivermectin sa Pilipinas sa huling bahagi ng Mayo o di kaya naman ay sa mga unang linggo ng Hunyo. Inaasahan daw naman na magkaroon ng resulta itong clinical trials na ito ngayong taon dahil tinatayang nasa 6 na buwan lang tatagal itong clinical trials. Cheryl? Paano isasagawa itong clinical trial? Cheryl, ayon kay Dr. Montoya, sa ngayon ay isinasapinal pa yung trial protocols na gagamitin para dito sa clinical trials. Pero masasabi daw niya sa ngayon ay ang kakailangan nila mga participants para sa trials na ito ay mga asymptomatic to mild COVID-19 patients na edad 18 pataas sa nasa quarantine facilities dito sa NCR. Pero sa ngayon, sabi niya, dahil hindi pa nga naisasapinal yung trial protocols, maaaring magbigay pa sila ng karagdagang mga importante masyon sa mga susunod na araw. Cheryl? Greg, may ginagawa rin daw na pag-aaral sa ibang mga halaman na nakakagamot daw sa COVID-19? Yes, Cheryl, kasama sa pinag-aaralan yung epekto ng lagundi at tawa-tawa. Itong lagundi ay tinitingnan kung makatutulong sa pagtugon sa mga sintomas ng COVID-19, habang ito namang tawa-tawa ay bilang kaagapay na treatment or adjunctive treatment sa COVID-19 patients. Pero wala pang naibibigay na kabuang resulta ang Department of Science and Technology tungkol dito. Cheryl? At ano naman ang update doon sa bagong gamot sa COVID-19 na dinedevelop ng Pfizer daw? Cheryl, itong Pfizer COVID-19 pill na dinedevelop sa ibang bansa ay isang at-home pill na pwede daw makapigil sa pagdami ng virus o yung duplication ng virus sa katawan ng tao. Pero nang tanongin natin yan kina Dr. Jaime Montoya ng DOST kanina, pati na rin kay Dr. Marisa Alejandria na miyembro naman ng DOH Technical Advisory Group at isa ring infectious disease expert, sabi nila hindi pa daw sapat yung mga impormasyon tungkol sa COVID-19 pill na ito ng Pfizer. Pero welcome development naman daw ito para sa mga naghahanap ng compound na makatutulong tulong sa pagtugon nating lahat sa COVID-19 pandemic. Cheryl? Napag-usapan ba na kung mayroon itong pagkakahawig sa epekto ng ivermectin na sisimula naman natin ang pag-aaral? Cheryl, hindi napag-usapan kung magkapareho ba o magkaiba yung epekto nitong Pfizer COVID-19 pill sa ivermectin. Pero ang nababanggit tungkol sa ivermectin ay tinitingnan kung magkakaroon ba ito ng magandang epekto para hindi na mag-escalate yung kondisyon ng isang symptomatic to mild COVID-19 patients to moderate or severe or makatutulong ito para hindi na nga kailanganin pang ma-hospitalize ng isang pasyente. Cheryl? All right, maraming salamat, Greg Gregorio.